Lumabas muna ako sa aming kaharian para makipaglaro sa inyo. Ano yun? Gusto niyong malaman ang pangalan ko? Ako si Diwatang Redzerin Morin Bravo at nahilig ako sa bulaklak. Maglalaro na tayo? Sige, anong gusto niyong laruin natin? Kwento? Gusto ko yan! Marami akong pwedeng ikwento tungkol sa aming kagubatan. Handa na ba kayong makinig? Mula kay Aesop at isinalin ni Boots S.A. Pastor, ay meron akong alam na kwento tungkol sa isang tigre at sa isang leopardo. Pero bago tayo magsimula, ipapaliwanag ko muna ang ilang salita sa babanggitin kong kwento na baka ngayon nyo lang maririnig, gaya ng kasakiman, pag-angkin ng mga bagay na gusto, nagpapampuno ang nag-aaway, angilan at kalmutan, nanlupaypay o nanghina. Tara, simulan na natin! Doon sa napakalayo naming kagubatan, may isang tigre. Gutom na gutom na ako! Wala bang pagkain dito? Sabi ng tigre, habang naghahanap siya ng pagkain, nakita nito si Leopardo na parang gutom na rin. Leopardo! Anong hinahanap mo dyan? Oy, tigre! Naghahanap ako ng pagkain eh. Sakto, kaibigang Leopardo! Magtulungan na lang kaya tayo para madali tayong makahanap ng pagkain at mabilis natin itong mahuli. Magandang ideya yan, kaibigan tigre. At nilibot nilang magkasama ang buong kagubatan nang biglang may gumagalaw sa damuhan. Ano kaya ang nakita nila? Halika, alamin natin. Isang kuniho! Tigre, tigre! May malusog na kuneho! Nasun! Nasun! Akin lang ang kunehong iyan! Anong sayo? Bakit mo inaangkin? Ako ang unang nakakita ng kunehong iyan! Hindi! Naamoy ko na kanino pa ang kunehong iyan! Ako ang may karapatan dyan! Gamit ang kanyang malalaking tenga, narinig ni kuneho na parang ako ata ang pinag-uusapan nila. Takot na takot si Kuneho at pumilis ang tibok ng kanyang puso. Dugdug, dugdug, dugdug. Nahirapan siya sa paghinga. Ha, ha, at biglang, hi! Hi, patay, Kuneho'y nahimatay. Samantala, patuloy pa rin nagpapambuno ang dalawa sa Kuneho kahit na nasa harapan na nila ito. Sa sobrang kasakiman, ang sagutan ay napunta na sa angilan. Kalmot dito! Aray! Kagat doon! Aray! Parehong sugatan at pagod ang dalawa. Sa tagal ng pag-aaway, nagising ang nahimatay na kuneho. Dahan-dahan itong tumayo, naghanda at kumaripas ng takbo na parang wala nang bukas. Sobrang lakas ng tigre, nanlupaypay ng matindi ang leopardo hanggang sa ito ay sumuko. Tama na! Tama na! Akala ko ba magtutulungan at maghahati tayo? Isa kang sakim! Sa'yo na ang maliit na kunehong iyan! At dumakbo si leopardo papalayo sa tigre habang inaalang sarili sa kanyang paglalakad. Nakakita siya ng bagong pagkain. Samantala, habang masayang-masaya ang tigre sa kanyang kakainin kuneho, napansin niya... Nasaan ang kuneho? Bakit nawawala ang aking kuneho? Sa sobrang galit at panalamang, natakasa na siya ng kunehong kanyang panamalian. Dahil mabuting kaibigan si Leopardo, dinalikan niya si tigre para bigyan ng pagkain kanyang nakita. Mula noon, natutunan ni tigre, ang kasakiman ay nagdudulot lamang ng mas malaking kawalan. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng leopardo ay naunawaan ni tigre ang ibig sabihin ng pagkakaibigan, pagtutulungan, at pagtupad sa usapan. Oh, nagustuhan niyo ba ang kwento? Sa tingin niyo, may mabuti bang naiidulot ang pagiging sakim? Tama, wala itong